Hello po and magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito po tayo ngayon sa Dolomite Beach dito po sa Manila Bay. Ayan, so nakikita pa rin po natin may mga palutang-lutang pa rin po na mga water hyacinth dito po sa area ng Dolomite Beach. Phase 1 hanggang Phase 2, ganito po yung sitwasyon ngayon dito sa loob. Ayan. Ayan, no, napakadami. Pero po, sa may dagat na area, wala na po tayo nakikita ng mga palutang-lutang na mga water hyacinth. Pero dito, sa may mga buhangin, ayan, so naiwan. Naiwan dito yung mga water hyacinth na pagka dami-dami, yan po, sumiksik na dito sa buhangin. Talaga naman pong napakahirap pong kunin ito once na sumiksik na dito sa may buhangin na area. Ayan po, may mga plastic. Pero, malinis sana yung dagat, no? Kung wala lang po itong mga, nanditong mga basura ngayon. Ayan po, may mga palutang-lutang pa rin. Pero, hindi na po talaga siya ganun kadami. Hindi po kagaya nung mga nakaraang araw. Ay, talaga grabe yung mga nandito na mga palutang-lutang. Pero ngayon, medyo lumilinis na po ng konti. At yung dagat ay medyo malinaw na. Konti na lang din po yung mga palutang-lutang na mga basura. Pero kahit po napakadami po ng mga basura na nandito ngayon, no, sa maitaming dagat, eh napakadami po ng mga kababayan natin na namamasyal. So, hindi alintana yung mga basura na nandito ngayon sa loob. So, tuloy-tuloy pa rin yung pagdagsa ng ating mga kababayan kahit ganito yung sitwasyon dito sa loob ng Dolomite Beach. Yan, ito yung bubungad sa atin kapag pumunta po tayo ngayon dito sa Dolomite Beach. Mga water hyacinth na mga malapit ng mabulok. So, sana makuha na to kaagad kasi ito po yung nagkakos ng mabahong amoy dito kapag hindi po ito nakuha kaagad dito sa may dagat na area kasi nabubulok po siya kaagad once na napunta siya sa dagat. Ayan, pero may mga talaga naman pong lumulusong pa rin, no? Kahit napakadami po yung basura ngayon dito sa loob. Ayan, pakita ko muna sa inyo yung mga basura na nandito. Blockbuster yung water hyacinth po ngayon. Ayan, no? Napakadami. Sobrang bigat pa naman din po ito. Pero halo-halo na 'yo. Halo-halo na 'yung mga nandito, may mga kahoy, may mga plastic. Madami-dami din po 'yung mga plastic na sumabay sa water hyacinth. Tapos 'yung mga kahoy tsaka mga kawayan, ang dami din. Ang dami din po mga napadpad dito sa dagat. Ang dami ng ating mga Manila Bay Warriors. Nilagay na po doon sa gilid, doon sa phase 1, tsaka may Padre Faura outfall. Pero, tinayo naman po yung dagat. Napakalinis, tsaka malinaw na. Hindi katulad ng dati na parang kulay gatas. Ngayon, medyo ayos-ayos na. Pero, meron pa rin, no? May mga palutang-lutang dito sa may phase 1. Nandito tayo sa may phase 1. Ito yung trash boom na malapit ng ano rin dito sa may tabing dagat. Nadadala ng malakas na hampas ng alon. Ayan, no, may mga kahoy. Ang dami pa rin. Wala namang bagyo, pero ganito yung sitwasyon, no? May mga pumapasok na basura dito sa loob ng Manila Bay, lalong-lalo na po dito sa Dolomite Beach. O, tingnan nyo po, o, dito sa
May gitnang area, napakadami din. By the way po, high tide po ngayon, kaya nakikita po natin may mga dagat na pumasok dito sa loob ng Dolomite Beach, ayan. Pero napakadami pa rin po ng mga napapadpad dito ng mga basura. Itong mga water hyacinth, sa Pasig River yan galing, pero itong mga plastic, naku, saan kaya galing to? Ayan o, napaka dami na mga water hyacinth din. Ayan o, ang daming mga palutang-lutang o. Sobrang dami. May kalakasan din yung hampas ng mga alon ngayong araw. Pero dun po sa may trash boom na part, may mga water hyacinth din po, no? Napakadami. Dito naman po banda sa may tabing dagat, ang dami din po mga napadpad dito sa... Balikan natin itong mga napadpad dito ng mga basura dito po sa may tabing dagat. Ayan, no? Napakadami! Kahit dun po, ayun o, kitang-kita natin. Ayan, may mga maiitim. Ano na po yan? Mga patay na po ng mga water hyacinth. Dito naman, mga kawayan, mga kahoy. Ang dami. Tapos, ayun o, nakalagay na sa mga sako, mga water hyacinth. Ang daming nakuha ng ating mga Manila Bay Warriors ngayon. Daming napadpad, no? Sa, grabe, saan kaya galing tong mga napakahabang mga kahoy tsaka mga kawayan? By the way po, nandito tayo ngayon sa may rock formation na area. Ayan. So, dito po, napakadami yung mga kahoy na napadpad. Ayan po. Oh. Mga kawayan. Sobrang dami. Dito pa lang po ito sa may rock formation. How much more kapag nagpunta tayo doon sa dulo na ng base ng Dolomite Beach. Ang dami din po doon. Update ko din po kayo once na nagpunta po tayo doon sa dulo ng Dolomite Beach. Pero for the meantime, dito muna tayo sa may rock formation. Ayun oh, napakahaba. Napakahabang kahoy na napadpad dito sa Manila Bay. Saan na naman kaya galing itong mga basura na napunta dito. Napakadami. Yun, dito din. Ayun, oh, nakasiksik na sa mga bato. Ayun, oh, mga patay na ng mga water hyacinth. Doon oh, sa may dulo, sobrang dami. Grabe, sobrang dami. Tapos dito, kitang-kita natin dito sa may unahan. Napakadami din po. Ang daming nakasiksik na mga basura sa buhangin, sa bato. Ayan, oh. Kitang-kita natin. Ang hirap pa man din kunin to kasi mga maliliit na. Nakasiksik na dito. Lumitaw na din po itong gray sand. Ayan po, oh. Ang dami po ngayon. Ang dami na din po pala yung gray sand, no, na nandito sa may rock formation na area. Tingnan nyo po kung gaano kadami yung mga basura na nandito ngayon na nakasiksik dito sa buhangin. Hirap pa man din kunin po ito.